ulit na ako ng bugbog. Lumaban ako hanggang sa ako na naging hari. At ngayon, hawak ko na rin lahat dahil sa naipasok kong negosyo dito sa tulong ni Papa. Ako ang may hawak ng pinakamalaking shabulab dito sa Maynila. At mas ligtas kong nagagawa dahil nasa loob ako. At may proteksyon ni Papa at ang mga galamay niya. Yung plano na yun, bossing? Sa konting panganib, may malaking pabula. Ano pa ba naman buhay ang pipiliin mo? Magtiwala ka kay boss. Tingnan mo, lahat naman kayo dito, husto. Mas lalo na kung nasa labas kayo. Kung gaano kalaking kinikita nyo sa ginagawa nyo dito sa loob, wala pa yan. Matitikman nyo pag nasa labas na tayo. Kotse, milyonis, mansyon, at lahat ng gusto niyong babae, o sino man, makukuha ninyo. Babae. Ikaw, Koy, di ba? Matagal mo nang pangarap makabili ng mansyon para sa pamilya mo. Pwes, eto na yung panahon na hinihintay mo. Sana nga magkatotoo. Matagal ko ng plano yun eh. Sana nga matuloy. Bossing, huwag mo nang pagdudahan, Kokoy. Walang sinabi yan nang hindi niya tinupad. Lahat ng negosyo dito napalaki niya. Mas lalo na, pag nasa labas yan, mag-ahari yan. Isasama tayo. Dude! Diba? Pero, walang masasalita. Tungkol dito, tindihan niyo. Ramon! Alam na namin ang plano nyo. Hindi na kayo makakatakas dito! Alam mo talaga ang gusto ko, ah. Ano ang kapalit nito? Wala. Para lang sa simula na isang magandang pagkakaibigan. General? Good night, General. Hindi na naman patutunugin yan eh. Hehehe, boss, go on. Oo, tama na, tama na. Woohoo! Severino, gusto ko dito.
Sabi ko na nga ba, magugustuhan mo dito. Masabi mo yung mayari. Sabi mo, bibiling ko sa kanya yung club na ito. Baba. Masaya yan, boss. Ito ang gagamitin natin kung gusina. Aray, plan. Ikaw sabi mo na. Yes, boss! Patakas na yan kanina, pero inabot ang mga bata natin. Vladimir! You are making a big mistake! You are going to pay for this! Threatening me is a bad idea. Wait. Can we just forget about this one? Forget about. Let me just go back to my... Teka, anong kailangan nyo? May usapan kami ni Utoy eh. Sino Utoy? Walang Utoy dito, pre. Alis ka kayo. Imposible yun kasi ang usapan namin, magkikita kami dito, puntahan ko raw siya at mag-uusap kami. Ang kulit nyo eh, wala nga Utoy dito eh. Pre, baka pwede natin pag-usapan to. Magkano ba? Huwag ito mo ito, ayayapan nyo ah! Eh. Sige. Iputok mo, sige. Kung itututok mo, iputok mo. Sinabi ko ba yung tututok mo? Iputok mo! Ano? Ha? Utoy! Severino! Severino! Stop! Eh, paano naman itong mga kasama mo ang hirap kausap? Pasensya itong mga bata ko. Medyo mainit ang sitwasyon dito sa Quiapo. Utoy, boss ko. Boss, tara, doon tayo mag-usap. Sa loob. Ay, tagal na. Siguro may tatlong taon na, no? Sobrang tagal na, sobrang tagal na. Quiapo ka pa rin! Pre, ako pa! Yun! Si Roy. Salamat, brother! Ito ba ang welcoming committee? Siya nga pala, anak ko, si Ramon, anak ko! Hindi kasi bawal naman ang baril sa loob. Kung pwede, pakisurrender lang muna. Surrender ang mga baril, oh. At saka yung mga... hindi kasama sa meeting, hindi pwede pumasok. Boss Ramon, ako na bahala dito. Oh, boss! Oh, na, bumalik na kayo, bumalik. Welcome back, boss. Parang napaaga yung uwi mo sa Korea. Eh, kasi pasensya ka na, hindi kita nasundo. Lutos sa akin ni Sir Greg, maiwan ako dito eh. Masyadong maliit ito para sa isang laboratorio. Oo nga eh, yan din ang sabi ng papa mo. Kaya lang, sabi ni Sir Greg, pang distribution tsaka repacking.
Dapat sama-sama ng lahat para hindi tayo mamproblema sa logistics. Eh, mainit kasi yung laboratorio natin sa Quiapo. Bakit? Meron ba akong di nalalaman? Eh, bulong-bulungan ng mga tao. May pinasok na laboratorio dito. At yun, ubos lahat. Pinaghahanda naman natin sila. Ang problema dun. Distribution, repacking. Pwede na natin pagtsikahan to. Oo naman, boss. Eh, tingnan mo. Ito ah, isang gabi pa lang to. Talagang maganda ang pasok ng pera dito. At itong lugar na to may dalang swerte. Hindi buwena sa magpapasok sa atin ng pera, Severino. Produkto. Magandang produkto. Basta magagaling ang mga tao mo, aagos at dadalo yung salapi. Jing! Paano to? Ayoko na pumasok sa oblo! Ako ba parang mangyari uli yun, Severino? Sing, paano to? Pinasok ko para makapagtago. Diyan ko rin nakita ang babaeng pinag-iwanan ko ng lahi ko. Severino. Yes, boss. Tignan mo ko nandiyan ang anak ko. Ale, pwede ko magtanong? Ano? Pwede naman po. Naalala niyo noon, may nang-hold up ng bangko, tapos dito tumakbo. Yung, nandito ba yung babaeng nagahasa? Ah, si Tess. Bakit po? Nandiyan ba po siya? Matagal na po wala sila dito. Pagkatapos po noon nangyaring yun, umuwi na po sila ng Bicol. Ganun ba? Hindi nga po nila kinayang kahiyan ang nangyari sa kanila eh. Talaga? Wala silang balak bumalik? Ako, malabo na po mangyari yun. Eh, yung bata, nasaan yung bata? Hindi ko po alam. Basta pagkatapos po ng nangyaring yun, umalis na rin po sila. Ganun ba? Maraming salamat. Salamat po. Boss Ramon, Tess daw ang pangalan ng babaeng nagkahasa mo. At wala na sila. Tumira na raw sa Bicol. Mukhang tama ang sinasabi ni Otto. O ngayon, wala na Sir Greg niya. Kung ano man ang usapan nyo, tuloy-tuloy lang yon. Sipagan nyo trabaho nyo at ikalat nyo ang kalakal natin. Boss, eh kaya lang may grupo na umi-epal. Sila daw may hawak ng Quiapo ngayon simula na nawala yung Red Phoenix. Sila daw supplier ng mga taga-Binondo. So ano ibig mo sabihin? Natutuwag kayo? Hindi naman, boss. Mainit lang talaga dito. Doble-dobling ingat na nga ginagawa namin. Okay, okay. Kung kailangan nyo ng baril, tao, padadalang ko kayo. Pero gagalingan nyo yung trabaho nyo at huwag nyong bibitawan ang negosyo natin. Apo, boss. Gagalingan pa namin lalo. Sinabi mo yan. Yes, sir. Asahan ko yan. Sige, magsibalik na kayo sa trabaho. Boss. Medyo hindi nakita natin sa Quiapo. Pero makakabawin tayo. Sino yung lalaki na aglin? Taon, Sir Greg.
padala ni Utoy. May problema ko. Iba ang kutub ko sa trabahador na yan. Hindi lang ako magiging best man sa kasal nyo. Pati na rin sa buhay mo, ha? Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Kung gusto mo nga, ako na maging kanang kamay mo eh. Mabilitad ako, saka loyal ako. Kampay. Mukhang oportunista yung magiging bayaw mo, boss. Alam ko, naamoy ko ang pagkakahaman ng tao na yan. Ni hindi niya maitago ang tunay niyang kulay. Kung sa tingin niya, jackpot sila sa akin. Ganon din ako kay Munin. Swerte ako sa kanya. Yung kapatid na magiging asawa mo, pakiramdam ko, lulukuhin ka, iisahan ka. Hindi ka ba nababahala dyan? Kuya siya na mga pangasawa ko, Severino. Hindi lang si Munin ka ba kasalan ko. Damay na rin pati ang pamilya niya. Huwag ka mag-alala sa Edwin na yan. Magagamit natin ang pagkatuso at kahama ng hype na yan. Sino yung nagpaputok? Ha? Putok ng baril? Ano? Pa, diyan ka. Ano nangyayari? Pa, huwag ka muna muna. Huwag ka muna lalabas. Gusto ko makita kung ano nangyayari. Pa, wala ka baril! Dardere! Gusto ko makita! Umalis ka dyan! Papa! Tabi! Yan na nga ba sinasabi ko eh. Tanggol! Asan ka na ba? Tumakas tayo. Hindi! Harapin natin sila. Salubong inyo! Pinaputukan ninyo! Ang asawa ko! Boss! 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 Boss!
Susunod ka. Kukuha ka ng mga takuan, siguraduhin mo nang hindi makinutil. Yes, boss. Kilalaan mo kung sino ito. Pag-umpisa ka sa mga ospital dahil may nakita akong dugo sa sahig. Pangalawa, maglagay ka ng mga tauhan sa bahay ni Monique. Kilala ko ang asawa ko. Sigurado ako babalikan niya ang pamilya niya. Hindi mo. Yes, boss. Boss, tara! Sumunod kayo sa akin!